guys, welcome back sa aking channel at isang magandang araw sa ating lahat. At ngayon, sasagutin natin yung katanungan na magkano ba ang benta ko per live weight sa mga pangkatay na mga rabbits natin. At additional dun sa pangkatay na rabbits natin, nagbebenta din ako ng mga upgraded na pet type guys. Ito per kilo na din. Ito ay 4 months old na. So expect natin dun sa mga pet type ay mabagal silang kumilo or magkaroon ng weight. Kasi nga yung mga pet type, kahit nalahian sila ng mga meat type, ay maliliit pa rin sila. At yun na nga guys, wala nang paligoy-ligoy. So ang benta ko dito per live weight ay 180 to 200. Pero ang natry ko pa lang is 180 per live weight. Kasi yung mga nabibenta ko pa lang dito guys is going 3.5 months or 4 months. Yung presyo na yun guys, pag kumilos sila ng 2 kilos and 1/4, 2 kilos and a half, yun, bawing-bawi naman. Parang may tubo ako na 30 to 50 pesos. Ayun, deduction na yung dun sa mga kinain nila ng, sabi na lang natin na 3.5 months dun sa feeds guys. Dun sa pagkuha ko ng mga damo, wag na nating isipin yun kasi talaga yung presyohan dito sa amin guys is mababa pa. Compare dun sa ibang lugar, tulad ng sa Baguio, mas mahal ang presyohan nila dun compare dito. Kasi guys, nandito kasi ako sa banda ng Pangasinan. Pero kung dun sa ibang lugar, mas mataas pa. 200 plus, 300 ganun. At saka pag na-dress na, mas mahal dun sa Baguio. Kasi nakikita ko dun sa mga post nila guys. Nasabi ko pala na 180 to 200 kasi balak ko na pag lumagpas na ng 4 months, 5 months, 6 months, yun, pwede pang pangkata yun guys, medyo malambot-lambot pa. Prepresyohan ko na siguro ng 200 per live weight. Kasi pag gagawin ko pa rin na 180, parang lugi na guys, parang wala na. Lugi na sa pakain. Kasi sobrang mahal ng mga feeds ng mga rabbits ngayon guys. So ang pinapakain ko sa kanila ay Chickster maintenance na grower. At yun guys, ay nakukuha ko ng pag per kilo, hindi ako makakuha ng isang bag na 50 kilos, yun binibigay sa akin ng 30 pesos or 32. Depende dun sa binibilihan ko guys. Pag sa suke, binibigyan niya ako ng 28 pesos pag 1 sack ang kukunin ko, 50 kilos guys. Pero sa dami ng ating mga inaalagaan, hindi naman masyadong madami, yun guys ay parang hindi pa kasya ng 1 month yun. Ang isang sako ng feeds na pinapakain ko sa kanila, yung Chickster maintenance na grower, ay nakukuha ko ng 1/4, yung 50 kilos. Hindi ko na alam ngayon guys kung tumaas ulit. Kasi pag bumalik ako dun sa suki ko, hindi lagi na 28 ang pasa niya sa akin. Minsan kasi lugi na din sila kasi mataas nga talaga yung presyo ng mga feeds na para sa mga rabbits natin. Dahil sa taas ng presyo ng mga feeds natin guys, naisipan ko na din na dito sa mga breeders ko, pag hindi naman buntis or hindi naman nagpapadede, wala siyang anak, binabawasan ko yung pakain ko sa kanila at dinadamihan ko na lang ng mga greens para naman makabawi-bawi sila at makales tayo ng gastos. At dun pala sa mga, ito, pag nakatungtong na sila ng 3.5 months or 4 months up, yung mga pangkatay natin, at nakakuha na sila ng 2 kilos, nililesen ko na din yung feeds guys at dinadamihan ko ng greens. Kasi sayang talaga, pag andito lang silang nakatambak, tapos ginagastusan mo ng feeds, tapos babaratin pa. So, ayun guys, binabawasan ko na lang yung feeds. Yung usually na pinapakain ko sa kanila is 50 grams. Pero pag nakamit na nila yung 2 kilos at 3.5 or 4 months na sila, okay na yun guys. Hindi naman bababa yung kilos nila na 2 kilos. Basta bibigyan pa rin natin sila ng feeds. At mas marami yung mga greens. So, ito. Itong sinasabi ko, nagbebenta na din ako ng pet type na pang live weight. Per kilo niya is same price pa rin guys. Basta hindi siya lumagpas ng 3.5 or 4 months old. Ito. Yan pa lang yung natambak na pet type. Ito guys ay upgraded lamang. Hindi siya pure or F series. So ayun lang guys. Yun yung sagot ko. 180 to 200 per live weight per kilo. At dito ko na pala tatapusin yung vlog natin guys. Please like and subscribe. Thank you!